Kung mahilig ka sa mga librong makakatulong sa mindset mo, swak na swak ang libro ni Grant Cardone na The 10X Rule. Para ito sa mga taong nangangarap, nagsusumikap, at naghahanap ng inspirasyon para umunlad sa buhay. At kung napunod mo ang past video natin na 10 libro na magpapayaman sa'yo, nabanggit ko doon ng librong ito ang isa sa mga daging dahilan kung bakit ako bumalik at mas na-inspire na gumawa ng mga videos dito sa YouTube. Kaya kung ano man ang goals mo sa ngayon, sana ay ma-inspire ka rin sa librong ito. Dahil pag-uusapan natin ngayon ang 5 aral sa librong The 10X Rule by Grant Cardone. Pero bago tayo mag-umpisa, ay like mo na rin ang ating video, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, i-times 10 ang lahat ng gagawin. Ibig sabihin, kung may goal ka, dapat i-10x mo yun. Kaya kung ano man ang goal mo sa ngayon, dapat naka-10 times yan. Aim higher, kumbaga. Halimbawa, let's say na ang short-term goal mo ay makaipon ng 5,000 pesos bago matapos ang taon. Kung susundin mo ang The 10X Rule, gagawin mong 50,000 pesos ang goal mong maipon imbis na 5,000 pesos na lang. Huwag mong i-underestimate ang kaya mong gawin. Set massive goals, sabi nga ni Grant Cardone. Pero I'm sure iniisip mo na, paano kung hindi na realistic kung itatimes 10 mo pa yung goal mo? Baka hindi mo na ito magawa. Kaya naman nakasalalay yan sa isa pang principle ng 10X Rule. At sabi dito, take massive actions. Kung magsiset ka ng 10X goals, syempre, dapat 10X actions din ang gagawin mo para ma-accomplish yung massive goals na yun. Hindi naman pwede ng taas-taas ng pangarap mo, pero ayaw mong trabahuhin at paghirapan ng matindi ang bagay na yun. So ngayong 10x10 mo na yung short-term goal mo at ginawa mo ng 50,000 pesos ang gusto mong maipon. Kaya kailangan mong pagtrabahuhan yan. Ano-ano yung mga actions or 10x actions na dapat mong gawin para makompleto mo yung goal mo. Pwedeng mag-sideline ka, magbenta ka online, at kung ano-ano pang bagay na alam mong pwede mong pagkakitaan. At syempre, maging consistent ka. Basta kung ano man yung bare minimum effort na madalas mong ginagawa, kailangan mong i-upgrade at i-times 10. Huwag mong paliitin ang goal mo, pagkos palakihin mo ang effort mo. Hindi mo man makuha yung mismong goal mo na 50,000 pesos, pero kung matinding effort naman yung ginawa mo para makaipon, I'm sure na mas malaki pa rin ang maitatabi mo kesa sa hindi ka gaanong nag-effort at nagsettle ka na lang sa una mong goal na 5,000 pesos. Kung hindi ka man umabot sa 50,000 pesos, malay mo umabot ka naman sa 30,000 pesos. So kahit hindi mo na-reach yung 50,000 pesos na goal mo, malaki pa rin ang difference nun sa 5,000 pesos na una at maliit mong goal. Yan ang concept ng 10X rule. 10X actions times 10X goals equals 100X results. Number 2, set massive goals then take massive actions. Ayon kay Grant Cardone, pagdating sa goals natin, mayroong 4 ng level ng actions. Ito ang no action, reverse action, average action, at ang pinakamalaga, massive action. Ang no action ay syempre yung mga taong walang ginagawa tungkol sa goals nila. Ito yung mga taong may pangarap naman kaso hanggang dun na lang, pangarap lang. Hindi talaga nagsusumikap para makuha yung goals nila. Ang reverse action naman ay yung mga taong madalas nagsisimulang pagtrabahuhan ang goals nila pero kapag nahirapan, tumitigil at sumusuko rin. Kaya ang ending, hindi rin nagagawa yung mismong mga goals nila. Next ay average action. Maraming tao ang nasa level na ito. Ito yung mga taong kumikilos naman at pinagtatrabuhan yung goals nila. Pero sakto lang, halimbawa may trabaho ka naman at nakaipon na kaunti. Pero hanggang dun lang ang ine-exert mong effort. Hindi ka na naghahanap ng other sources of income o kaya hindi ka na nage-effort kung paano pa mas mapapadali ang pagkamit ng mga goals mo. And lastly, ang pinaka-importanting level ang massive action. Ito yung sinasabi ni Grant Cardone na 10x actions. Masasabi mong nasa massive level of action ka na kung alam mong mas nagsisipag ka, mas focus ka, mas consistent ka at mas ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo para lang maabot ang mga goals mo. Halimbawa, bukod sa trabaho mo, meron ka pang iba't ibang side hustles. And at the same time, madalas ka ring mag-aral ng mga bagay na mas ikakaunlad mo pa. Ikaw, sa palagay mo, nasa ang level of action ka? Comment your answer sa baba. Ngayon, bakit ba mahalaga ang massive action? Simple lang, hindi lahat willing mag-take ng extra effort, hindi lahat willing mapagod, at hindi lahat willing mahirapan. Kaya sa kahit na anong gagawin mo, palagi kang may advantage sa iba, as long as willing ka mag-take ng massive action.
Kaya kung isa sa puso mo ang 10x rule, dapat mong tanggapin na dadating at dadating ka sa point na mahihirapan ka at mapapagod ka. Pero kung gusto mo talagang umunlad sa buhay at makamit ang massive goals mo, huwag kang susuko. Marami sa mga mayaman na galing sa hirap, hindi naman yumaman dahil lang sa swerte. Marami sa kanila ang yumaman dahil sa matinding pagsusumikap. Kaya kahit anumang sitwasyon mo sa buhay ngayon, may pag-asa pa. Nasa sayo na lang kung willing ka bang na mag-take ng extra effort at gumawa ng massive actions papunta sa goals mo. Tandaan mo, success requires effort. Narito pa ang ilang lessons na pwede mong makuha sa librong The 10X Rule. Number 3, obligasyon mong maging successful. Kung isipin mo kasi na ang pagiging successful sa buhay ay hindi naman mahalaga, mananatili na yan sa subconscious mind mo hanggang sa mag-reflect sa mga actions mo. At ang resulta, hindi ka talaga magiging successful kasi in the first place, hindi mo naman inobliga ang sarili mo na maging successful. Sabi ni Grant Cardone, kung gusto mo talagang magbago ang buhay mo, isipin mo ang success bilang isang obligasyon, responsibilidad at pangako mo sa sarili mo na gagawin ito. Lalo na kung ikaw yung tao na maraming pangarap, hindi lang para sa'yo, kundi para rin sa pamilya mo. Masitanim mo sa utak mo na gagawin mo ang lahat para maging successful ka. May kaibigan nga ako na ganito ang mindset, napakasipag, at halos lahat na ata ng trabaho at pagkakakitaan ay pinasok. Ang sabi niya sa akin, wala siyang karapatang maging tamad dahil mahirap lang siya. Siguro para sa iba ay nakakatawa o kaya ay nakakaawa siya, pero para sa akin, nakakahanga ang kaibigan kong ito. Sa kabila ng sitwasyon niya, ay mas pinili niyang magsumikap dahil ayaw niyang manatiling mahirap habang buhay. Ito yung tipo ng tao na kahit nakikita mong nahihirapan sa ngayon, alam mong may mararating sa buhay balang araw. Number 4, kontrolado mo ang sarili mo. Pagkatapos mong itanim sa mindset mo na kailangan mo maging successful o kaya kailangan mong ma-reach ang goals mo, kung ano man ang mangyari, always take responsibility dahil kontrolado mo ang sarili mo. Kontrolado mo ang mga bagay na ginawa mo o hindi mo ginawa. Kumbaga kung ma-reach mo ang goals mo, congrats dahil sa'yo yan. Pinaghirapan mo yan dahil yan sa effort mo, sa sipag mo at pagsusumikap mo. Pero kung hindi mo naman ma-reach ang goals mo, dahil din sa'yo yan, maaaring nagkulang ka siguro sa ibang bagay. Hindi ka naging consistent o hindi sapat ang effort na ginawa mo. Mapasucess o failure man yan, ikaw ang dahilan yan. Hindi ang magulang mo, ang ekonomiya, ng gobyerno, ng Diyos, o kahit sino pang namumuno sa bansa. At the end of the day, ikaw pa rin naman ang kikilos para sa sarili mo para umasenso ka. Hindi lagi itong nakasalalay sa iba. Most of the time, hindi ka naman bibigyan ng ibang tao ng libreng bagay or naaasa ka na lang sa kanila. Kung magkakaroon ka ng mindset na ganito, mas malaki ang chance mo na maging successful dahil alam mo sa sarili mo na sa'yo nakasalalay ang sarili mong kinabukasan. At number 5, hindi pwede ang pwede na. Sabi ni Cardone, ang mundo ay puno ng mga average people. Ito yung mga taong kontento na sa pwede na. Pero sabi sa librong ito, kung gusto mong umunlad ang buhay mo, dapat hindi ka lang magsettle sa average lang. Dream more and push yourself to do more. Wala raw mangyayari sa tama lang at pwede na. Minsan, may mga pagkakataong nawawala tayo sa focus o kaya naman ay pinanghihinaan tayo ng loob na gawin ang mga bagay na dapat ay ginagawa natin para makamit ang ating goals or pangarap. Pero magandang alalahanin natin palagi ang 10X rule kung gusto nating mangyari ang mga pinapangarap natin sa buhay. Kailangan talaga natin ng 10X na pagkilos. Kailangan mas magsumikap, mas galingan sa trabaho, mas maging focus, at mas maging consistent. Nakakapagod man pero balang araw, papasalamatan mo rin ang sarili mo. Pero bago tayo matapos sa ating video ay follow na rin kami sa aming FB, IG, TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming Crypto Only channel. Kaya in summary, itong 5 lessons sa The 10X Rule, The Only Difference Between Success and Failure by Grant Cardone. Number 1, i-times 10 ang lahat ng gagawin. Number 2, set massive goals then take massive actions. Number 3, obligasyon mong maging successful. Number 4, kontrolado mo ang sarili mo. At number 5, hindi pwede ang pwede na. Kita-kits sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at paki-click na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos.
Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless.